po mga kapusina, magandang araw po sa inyo. At sa video pong ito, tayo po ay gagawa naman ng crispy tokwa. Very basic lang po ito mga kapusina, at madali pong gawin. Kaya subaybayan nyo lang po yung ating video. At ito po ay my version, no? Kaya sa mga gustong i-try, try po natin at sundan lang po natin yung procedure ng aking version. Okay, start na po tayo mga kakusi. Meron po tayong mga ingredients dito, no? Ito, breadcrumbs, tokwa, meron tayong dalawang pirasong egg at Himalayan salt, no? Okay, first step po natin, yung egg po natin. Ano lang po natin. Scramble lang po natin. Ayan. Scramble lang po natin yung egg. Tapos, isang kurot lang ng Himalayan salt. May konting alat. Tapos, after po natin ma-scramble po yung egg, i-dip lang po natin itong tokwa, isa-isa lang po. Ayan. I-dip lang po natin. After po natin ma-dip po sa egg, ay i-dip naman po natin sa breadcrumbs. Yung pangkaraniwan pong luto nito, walang breadcrumbs, diretso na po sa mantika. Pero po tayo, para ma-add pa po natin yung crispy ng tokwa, talagyan po natin ang breadcrumbs niya. Pwede rin gumamit ng harina o cornstarch. Kaya nasa inyo po yan kung ano po yung gusto po ninyong idagdag. Pero po dito sa ating version, breadcrumbs lang. Ulit-ulitin lang po natin yung step hanggang matapos po natin na ikot lahat po ng tokwa na in-slice natin. Bali, apat lang po ito na tokwa, apat na piraso. Hiniwa-hiwa lang po natin. Okay, dip sa scrambled egg bago sa breadcrumbs. Kaya tayo may itlog po mga kakusina para dumikit po yung breadcrumb sa tokwa, no? Kasi pag wala pong itlog, hindi siya didikit masyado. Kaya nilagyan po natin ang egg para yung pong breadcrumbs ay dumikit. Yan. Ulit-ulitin lang po natin yung procedure mga kakusina hanggang matapos po natin na ma-coat lahat po ng tokwa na in-slice po natin. Yan. Siguro after po nating ma-coat lahat, sunod na po nito ay ipapry na po natin yung tokwa. Napakadali lang po mga kusina. Very basic lang po ito. At tsak, magugustuhan po ng ating mga anak, no? Okay, dako na po tayo sa pagpapry mga kakusina. Okay mga kakusina, ipapry na po natin. At yung lakas po ng apoy mga kakusina, nasa mid lang, no? Huwag masyadong todo po yung apoy, baka madaling masunog, baka masunog. Kaya mas maganda po, tantayin po natin yung apoy. Or nasa mid lang po, okay na. Ayan na po natin yung ating tokwa. Ayan.
Yan po, mga kusina. Tingin lang po natin na mag-golden brown po yung ilalim. At pag okay na yung kulay niya, pwede na po natin siyang baliktarin. Okay, mga kapusi, ayan na po, golden brown na po siya. Ikot ka po natin, no, mga kapusi. Gamit po tayo na ito, medyo ayan po mga kapusi, at once na mag golden brown na rin po yung ilalim, pwede na po natin na hanguin yung ating crispy tofu. Okay mga kapusi, okay na po. I-separate na po natin, ilagay po natin sa strainer para tumulo po yung excess na mantika, no? Okay?